panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikadalawa ng Mayo taong 2022. Kayo'y ipinagbili. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y ipinagbili sa wala at kayo'y tutubusin na walang salapi. Isayas Kabanatay 52 at ang talatay 3. Hindi lamang tayo inihiwalay ng kasalanan sa Diyos, kundi sinisira sa kaluluwa ng tao kapwa ang pagnanasa at ang kakayanan na makilala siya. Sa pamamagitan ng kasalanan, nasisira ang buong pagkatao, nababaluktot ang pag-iisip, napasasama ang imahinasyon, napipinsala ang mga kakayanan ng kaluluwa. May kawalan ng dalisay na reliyon ng kabanalan sa puso. Ang nangungumbinsing kapangyarihan ng Diyos ay hindi gumagawa sa pagpapanibago sa karakter. Mahina ang kaluluwa at dahil sa kawalan ng moral na kalakasan upang managumpay, ito'y narumihan at napasama. Kinakailangan nating maunawaan ng mas malinaw kaysa pagkaalam natin ngayon na mga usaping nakataya sa malaking tunggaliang ating kinasasangkutan. Kailangan nating maunawaan ng higit ang kahalagahan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos at ang panganib ng pagpapaintulot na mailigaw ng dakilang manlilinlang ang ating mga pag-iisip sa kanila. Ang walang hanggan kahalagahan ng kinakailangang sakripisyo para sa ating pagkatubos ay ipinahayag ang napakalaking kasamaan ng kasalanan. Nasira ang buong pagkatao sa pamamagitan ng kasalanan. Nabaluktot ang pag-iisip, napasama ang imahinasyon, pinababa ng kasalanan ang mga kakayanan ng kaluluwa, nakahahanap ng tumutugon na kuwerdas mula sa puso ang mga tuksong nagmumula sa labas, at hindi namamalayan ang mga paa ay tumutungo sa kasamaan. Dahil ganap ang sakripisyo para sa atin, sa gayon magiging ganap din ang ating pagpapanumbalik mula sa karungisan ng kasalanan. Walang palalampasin ang kautusan na paggawa ng kasamaan. Walang kasamaan ang makatataka sa paghatol. Walang kinikilalang pamantayan ng iteka ng Ebanghelyo laban sa pagiging ganap ng banal na karakter. Ang buhay ni Kristo ay ganap na katuparan sa bawat tuntunin ng kautusan.